dyan guys, binibidyohan ko lahat ng sulok ng sasakyan panglabas niya kasi para may ebidensya ako doon sa customer. Baka maya, alam mo naman eh, mas baka ibintang sa atin yung mga gasgas, mga putol dyan sa components ng mga makina o kayo basag. So mas maigi may ebidensya po kayo guys. Kaya pinapractice ko talaga lagi na binibidyohan ko para makita kung saan yung mga gasgas na dati na. Kasi gagawa ako sa harap mismo sa may makina yung area ng ano gagawan ko. So mas maigi talaga na may ebidensya ka na video para maiwasan mo yung mapagbintangan ka ng customer. So dyan na kini-clear out ko na yung mga possible na naka-block doon sa ano water pump. So tinanggal ko na yung air duct, yung air filter box at saka yung electrical wiring connector doon sa engine na coolant temperature sensor, sa throttle body at saka doon sa map sensor niya. So i-practice talaga ninyo guys na bago kayo magsimula, mas maganda kung bunutin nyo yung negative kasi hindi natin alam na mayroong sasakay dyan, baka biglang i-start tapos eh nakadukot ka doon, so mas mahirap na yung ganung sitwasyon. So ito guys, yung ginagawa kong makina is 6.1 liter na Hemi engine V8. So yan yung leak niya sa may water pump sa inlet sa may thermostat housing. So kailangan kong hanapan ng diskarte para hindi ko na tatanggalin guys yung ano fan shroud. So kung yung iba kasi sabi ng ibang lahi tanggalin daw. So tinitingnan ko kung kaya dukutin guys. So yan, tinanggal ko na yung idler bearing, tensioner bearing guys. So clear out na din yung hose dyan tsaka thermostat. Ngayon eh medyo maluwag na siya, wala nang belt, tinanggal ko na rin. So yung naiwan na lang dyan yung pipe, yan yung return pipe niya sa coolant tsaka yung temperature sensor. So kailangan lang iangat ng konti yan guys para mabunot yung pump. So yan guys. So naangat ko na yung pipe, yung return pipe doon sa coolant niya. So maluwag na siya, nabunot na rin yung ano yung pump. So 6.1 liter na Hemi engine to guys, V8 sa Jeep Grand Cherokee. So yung 2013 yata to na mga model. So yan guys, nakaangat na yung pump. So yan guys, natanggal na yung water pump. So wiggle na talaga yung pulley niya. So maingay na rin yan siya. Langit-ngit yung ingay niya pagka umikot. Tsaka naglilik na rin yung gasket niya. Tapos wasak na yung thermostat niya guys. So yan guys, naikabit ko na yung bagong water pump tsaka yung belt. Naikabit ko na rin. So coolant na lang yung kulang niya para i-bleed. So okay na yung ano niya hose. So yung air duct na lang yung naiwan. So yan guys, in-observe ko na lang siya kung may water leak siya tsaka oil leak dun sa harap guys. Tsaka tinitingnan ko na rin siya kung inobserbahan ko kung mag-overheat at saka yung fan kung gumagana. So pinaandar ko na yan guys para ma-justify at saka ma-observe ko kung nag-overheat siya. So yan guys, so far so good. Wala siyang overheat, wala siyang leak. So successful yung removal natin at saka installation ng bagong water pump. So itong sasakyan na to medyo may kalumaan na pero masilan yung may-ari nito. Kaya kailangan mo talaga bago i-release mo sa may-ari, lalo na yung mga masilan na may-ari, talagang perfect yung gawa mo.
tsaka malinis yung loob, tsaka yung labas. Walang mga fingerprints mo. So, kasunod nito guys, na ginawa ko Jeep Cherokee, lilipat na naman ako nito doon sa Chevrolet Malibu na iniwanan ko. Kasi kung ano nang darating na sasakyan, laging pinag-alipat ako kaya hindi matapos-tapos. So, mamaya lilipat na. So, ayan guys, nakikita nyo, nakabunot na yung makina. Wala na doon sa ano, tinas ko na yung sasakyan sa lifter. So, yan yung makinang ipapalit ko. So, lahat ng mga accessories doon sa luma, ililipat ko dyan. Ngayon, chinecheck ko lang yung makina na yan, kung umiikot, or kaya baka may mga basag, or leak. So, kailangan i-check mo kung umiikot yung crankshaft, tsaka i-check mo yung head kung may mga leak sa gilid, kasi useless din ipapalit mo yan kung magbaback job ka rin. So, yan yung lumang makina. So, ililipat ko lahat ng mga accessories na din para doon sa bagong makina. So, kailangan may nakarecord kang video rin para kung may makaligtaan kang ano, ikabit, marireview ka mo doon sa ano, video mo. So, yan yung sasak. So, dyan, tinatanggal ko na yung steering pump. Tinatanggal ko na yung throttle body. Tinatanggal ko na yung compressor at saka alternator para ililipat ko dun sa kabila. So, sinicheck ko siya baka maya itong engine block na to is 2.5, baka hindi sila magkapareho. Kailangan ma-set up mo yung butas ng mga tornilyo dun sa steering pump, sa alternator at saka sa compressor kung magkaparya sila magkatapat. Kaya inuna ko yung accessories kasi mayroong dalawang ano na to, engine block, yung 2.5 saka 2.4. so di ko alam kung yung accessories layout nya saka location parehas guys. So, kailangan mong ma-check talaga sya yung may view para hindi ka mag-backdrop na lahat-lahat inayos muna tapos hindi pala magkasya yung ano tornilyo doon sa ano, mga butas. So yan guys, lumang makina yan. Ililipat ko yung mga accessories doon sa bago. So i-update ko na lang kayo guys sa susunod sa part 4 kung mabuo ko na yan makina sa bago. So paki-like, share, subscribe guys sa YouTube channel ko at saka pa-click na rin ang notification bell button guys para updated kayo sa mga bagong video na gagawin ko. So, yung ginawa ko ngayon, galing ako sa Jeep Cherokee, lipat na naman ako dyan. So, galing doon sa Chrysler na sinasabi kong puti, ando nakahanging, buti na lang, oil pan lang yun pala, kay basag yung oil pan. Sumusob yata yung sakyan. So, medyo easy job lang, pero ganun pa man, masyadong overpatig na talaga yung katawan mo pagka lipat-lipat ka. Galing sa Chevrolet Malibu, lipat ka sa Ford Expedition, lipat ka naman sa Nissan Pathfinder, tapos lipat ka naman dun sa Jeep Cherokee. Ngayon, balik ka na naman sa Chevrolet Malibu, tapos papatingnan pa sa yung Chrysler tungkol sa oil pan. So, ganun guys yung ano. Parang pagkatiningnan mo, parang wala na silang tiwala dun sa ibang lahi. Parang ikaw na lang ang pagkatiwalaan lahat ng trabaho. Lipat-lipat ka na lang. Kaya yung trabaho mo, minsan nabibiting ka, ganado ka sa isang sakyan, lilipat ka na naman. Ngayon, magbabago na naman yung ano mo. Gana mo dun sa trabaho kasi yung isip mo nakasit up dun sa kabila, ngayon pupunta ka na naman sa kabila, magsisimula ka na naman. So ngayong araw yung ginawa ko Ford Expedition,
Chevrolet Malibu, Jeep Cherokee, Chrysler. So, apat na sasakyan. So, buti na lang yung Ford Explorer hindi binigay sa akin. Ganyan ang OFW talaga. Kailangan na sipag ka na lang hanggang sa matapos mo yung kontrata. Gaya nga ng sinabi ko sa inyo guys, mahirap pagka solo ka, Pilipino. Kasi iasa na lang sa iyo lahat. Yung ibang lahi puro pagka tinanong, alam mo to ikabit, sabihin hindi, puro hindi. So, tiyaga lang guys, at tiyaga sipag para may matutunan tayo.